Jaryo, Radio, tapos malamit ito at nandito. Welcome ho, Congressman. Before we start, we'd like to... Thank you very much. Kayo, pwede dahil kayo hindi mag-facial kasi kayo lang ang... welcome to Congressman John Marvin Nieto, better known as Congressman Yul Serbo. Bago tayo mag-umpisa, we'd like to invite sana si Congressman magbigay ng opening remarks to welcome the guest. Tapos, anong reason ba't niyo ginawa itong napakagandang batas? Nakita ko dito, Philippine Smoke Free Movement. Pinipento ko sa mga kaibigan natin sa media na 70 civil society organizations sa buong Pilipinas sumusuporta dito sa bago ninyong bill. Welcome ho, Congressman, sa opening remarks. Kahit anong gusto nyo sabihin, then may mga tanong naka-ready yung mga media. Ipatanong ko sa inyo. Welcome. Maraming salamat po, sir. Magandang hapon po sa ating lahat na natin dito ngayon at sa Zoom. Magandang hapon po muli. Patin po natin na ang paniligarilyo ay nakakamatay. Ayon sa datos ng DOH, ng DOH. Halos 87,000 na Pilipino ang binabawian ng buhay kada taon dahil sa mga sakit bunga ng paninigarilyo. Mabigat na gastusin at kawalan ng hindi lamang sa mga nagkasakit, sa mga namatay, kaugnay ng paninigarilyo at sa kanilang pamilya. Tinatayang sa pangkalahatan ay aabot sa higit 188 billion kada taon ang nagagastos mula sa pondo ng gobyerno para sa pagpagamot sa mga pasyenteng nagkakasakit kaugnay ng paninigarilyo at productivity losses dahil din dito. Subalit marami po sa atin ang hindi batid na maski ang mga non-smoker na siyang karamihan sa ating mga Pilipino ay nalalagay din po sa panganib dulot ng paninigarilyo dahil sila ay nakakalanghap din ng puso mula rito. Ang tawag po sa atin sa mga hindi po naninigarilyo ay passive smoker. Dahil ang paglanghap po na rin ang usok ng sigarilyo ay parang naninigarilyo ka na rin. At katulad po ng mga naninigarilyo, madali po tayong kapitan ng mga sakit na konektado sa puso at sa baga, stroke at iba pang uri ng cancer. Batay sa 2015 Global Adult Tobacco Survey Philippines, 3.6 milyong Pilipino ang nakakalanghap ng puso mula sa tabako sa mga enclosed area ng kanilang pinagtatrabahuan at 2 milyon po ang nakakalanghap ng puso mula sa tabako habang sila ay gumagamit ng pampublikong sasakyan. Isipin po natin ang mga sakit at kamatayang dulot ng pagka-expose natin sa second-hand smoke. Ilang pamilya po kaya ang nahihirapan para mabayaran ang gastos sa pagpapahospital ng kanilang mga mahal sa buhay at tahimik lamang na dinadala ang pagdurusan nito.
Kaya ako po ay 100% na sumusuporta sa kampanya ng ating Pangulong Duterte na itaguyod ang pagkakaroon ng smoke-free environment. Sa aking bahagi bilang mambabatas, inihain ko po ang House Bill number 08754 or Smoke-Free Environment Act of 2021 na naglalayong makatulong sa pagsisikap ng ating pamahalaan, bigyan ng proteksyon ang ating mga mamamayan mula sa panganib ng usok ng sigarilyo. Hangad din po natin na masabing nasabing panukalang matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng patakaran sa smoke-free environment. Lagpas pa sa termino ng Administrasyong Duterte. Ang aking panukalang batas ay naglalayong punan ang mga uwang sa ating Tobacco Regulation Act. Layunin ng nasabing panukala na ipagbawal ang paninigarilyo sa pampublikong sasakyan at sa kanilang mga terminals at sa mga tanggapan ng gobyerno. Layon din itong bigyan kapangyarihan ang pamahalaan lokal na mag-designate ng outdoor places ay bahagi ng pampublikong lugar na dapat ay 100% smoke-free. Sa ilalim ng panukala, magtatayo rin po ang mga smoke-free task force na magpatupad ng batas na ito. Bilang magulang, gusto po natin na matiyak na ang bawat lugar na pinupuntahan ng mga batang Pilipino upang mag-aral, maglaro, at magbilang, at maglibang ay ligtas mula sa usok ng sigarilyo. Karapatan po ng bawat pamilya na mabuhay sa kapaligirang ligtas mula sa nakakamatay na usok ng sigarilyo. Bilang tagapagtaguyod ng kalusugan, ang ngad po ay matiyak na ang aking komunidad ay ligtas mula sa pandemyang sanhi ng paninigarilyo, na siya rin makakatulong sa kanila upang lumakas ang resistensya laban sa COVID-19. Ang aking panukalang batas ay naglalayon ding tugunan ang ating pamahalaan na labanan ang pagkalat ng coronavirus sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga health protocol na inilalabas ng Department of Health. Ang pagsasabatas ng panukala ay inaasahang magpapabawas ng bilang ng mga Pilipinong nagsisigarilyo at nagkakasakit dahil dito, na siyang magpapabawas din ng bilang ng mga Pilipino na vulnerable sa COVID-19. May mga pag-aaral na nagsasabi ng mga naninigarilyo ay mas madaling mahawa sa COVID-19. Kalamitan po na nagtatanggal po ng mask ang mga naninigarilyo dahil hindi nila mapigil ang magsigarilyo ng at sa pagsisigarilyo po, may mga pag-aaral na nagsasabing naiilipat din po ang coronavirus mula sa usok ng sigarilyo. Kaya kailangan po natin maglatag ng isang comprehensive smoke-free policy para bigyang proteksyon ang mga Pilipinong exposed sa second-hand smoke. Kabilang na po rito ang 3.6 milyong manggagawa, 2 milyong commuters at 3.3 milyong namamasyal o nagpupunta sa mga establishment na maraming usok ng sigarilyo tulad ng mga bars at restaurant. Ako po ay nananawagan sa aking mga kasamahan sa Kongreso na samahan tayo sa dagliang pagsasabatas ng panukalang ito. Politiko po nating tungkulin na iligtas ang ating mga kababayan mula sa panganib ng kamatayan, pagkakasakit at pagdurusa dulot ng paninigarilyo.
tapusin na po natin ang trahedyang ito, hindi po tayo dapat na magluksa at mahulila sa lihi ng paninigarilyo. Ito po ay isang problema ang kaya natin tigilan at iwasan. Huwag po nating pabayaan na masayang ang ating buhay sa mission. Muli po, maraming salamat sa inyo lahat. Maganda nga po. Thank you very much, Congressman Yul Serbo. Napakaganda ng panukala ninyong batas. Napakaganda ng bill ninyo sa Congress. May mga tanong dito sa... umpisa ko muna yung isa-dalawang tanong sa Zoom, tapos mag-invite tayo ng mga taga-media dito. Mag-raise ng hand lang kayo dyan mamaya kung may tanong kayo para ilalapit sa inyo yung microphone. May tanong dito